Yan, nagbabalik na naman tayo. Kanina, diniscuss ko ang patungkol sa pagpe-prepare ng isda bago lutuin. Ngayon naman ay ang baking of fish. Alam nyo ba na masarap ding i-bake ang fish? Ito ay nagtataglay ng juiciness na hindi mo mahanap sa iba. Pero kapag binake mo ang isang isda, ito ay nanunuyo rin kung hindi tama ang iyong pagbe-bake. Kaya ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang pagbe-bake ng isda. Una, number one, sabi dyan, kapag mataba daw ang isda, ito daw ang maganda para sa baking kasi hindi siya masyado natutuyo. Dahil sa baking, matutuyo ang isda. Number 2, lean fish o yung mga isda na hindi masyadong mataba, huwag mo itong ma-overcook dahil matutuyo nga, magiging medyo matigas. At kapag ganun na wala siyang taba, lagyan mo ng butter or oil para hindi siya manuyo. Pag nagbe-bake ka, dapat 350 Fahrenheit hanggang 400 Fahrenheit lamang. At kapag sinerve mo ang isda, number 4, dapat may sauce. At nilagyan mo ng mabuti ng butter para ma-improve ang palatability at moistness nito. Next naman tayo, magbo-broil ka naman ng isda o magigrill ng isda. Diba? Mahilig kayo sa inihaw na isda, lalo na kapag tayo ay nagsuswimming. Paano nga ba ang tamang pag-iihaw ng isda? So sabi dyan, don't overcook. Huwag mong i-overcook ang isda kasi pwedeng magkalasog-lasog ito o kaya naman ay maging kulay itim na ang skin niya. Number 2, select appropriate fish. Meron mga isda na masarap i-ihaw at meron din ng masarap na i-fry lang o kaya isabaw. Diba? Number 3, fat fish and lean fish should be coated with fat before broiling. So, dapat pinapahiran ng mantika o kaya butter. Lean fish may be dredged in flour before dipping in oil or melted butter. So, yung flour kasi, ito yung nagpe-prevent ng flavorful brown crust. Yung nangingitim nga yung labas. O kaya naman, pwede mo siyang ibalot sa foil o kaya sa dahon ng banana. Number 5, prevent splitting during cooking. Score the skin with a sharp knife. For small fillets, scrolling may not be necessary. Yeah. So, number 6, broil fish to order or serve immediately. Dapat isa-serve mo agad. Masarap yung mainit. Broil fish may be garnished lightly with paprika. Lagyan daw ng paprika. Pero dito sa Pinas, hindi naman na nilalagyan, no? Thick cut should be turned once during broiling in order to cook evenly. So, binabaliktad-baliktad natin ang isda kapag tayo nagluluto. Yan. So, yun po ang ating discussion about sa broiling and baking. Ito naman yung sa plating ng isda. Parang ganun lang din sa pinag-aralan natin. Balance, dapat no, merong balance. Maaring nasa gitna mo ilagay siya, tapos lagyan mo na lang ng mga dekorasyon sa gilid. Color, no, lagyan natin ng kulay, shapes, texture, and flavors. Yan, yung texture, yung meron ka pag kinain mo, may kakaibang mga texture dun sa bibig mo pag kinain mo siya. So, portion sizes, ikaw na bahala, no? Kung gusto mo ba bite size o naman isang buo. Match portion sizes of plates. Select plates large enough to hold of these items. So, dapat hindi mas malaki yung isda mo kaysa dun sa plate mo. Balance the portion sizes in the items on the plate. Don't let the main item get lost. O, yun nga, no? Arrange the plate, ayusin mo. Guidelines to help plating attractive. So, number 1, keep food off the rim. Dapat wala dun sa gilid ng plate, diba? Meron yan yung parang flat surface dun sa gilid. Dapat hindi yun malalagyan ng pagkain. Yun ang rim ng plate. Arrange the items for the convenience of the customer. So, kung ano yung tawag nito, nararapat para sa kanya. Keep space between each items. Ayaw naman siguro maglabo-labo yung pagkain. Maintain unity.
create a center of attention. Yan, di ba? Lagyan mo ng center of attention na talagang sa kanya nakatutok lahat. Make every component count. Lahat dapat ay magkaka-organize sa isa't isa. All grievances attractively. Hindi yung nilagay mo lang. Keep it simple. Just simple. Serve hot food on hot plates. Serve cold foods on cold plates. So, yung mga may init, dun, katulad ng sisig, di ba? Nilalagyan pa nila ng, antag neto, wood sa ilalim. Kasi mahirap naman yung hawakan dahil mainit nga. So, in cold goods for cold plates. So, that's it. Our discussion for the week 7. Final discussion. Thank you for watching and listening. Have a great day.